Hello mga manay, welcome po sa ating kusina at ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo ang inyong request na gumawa tayo ng pangnegosyo na pwede nating gawin pagkakitaan sa ating bahay kasama ang ating pamilya. So gagawa tayo ng mango ice candy na masarap na pwede nating pagkakitaan at syempre magugustuhan ng ating mga anak. Kaya tara na, atin ang simulan, ipapakita ko sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin. Ayan, narito yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating pangnegosyo na pwede ninyong gawin dyan sa inyong bahay, lalo na ngayong summer. Alam naman natin, usong-uso yung pangpalamig sa katawan at hindi nawawala ang ice candy na pasok sa bulsa ng ating mga kapitbahay at syempre ng ating mga anak. Silang una nating customer kapag gumagawa nito. At dahil request ninyo, so gagawa tayo ng mango ice candy. Para sa unang recipe natin, para mas makita niyo yung costing at kung magkano kabuuang kita nitong ating recipe. So unang-una kailangan po natin ng 3 litro ng tubig. Ayan. Then kailangan po natin ng 2 lata ng 410 ml na evaporated milk. Any brand po ng malabnaw na gatas pwede ninyong gamitin. Naglalagay din po ako ng 380 grams na condensed. Dagdag linamnam at tamis. Then meron tayong puting asukal. Sa sugar po natin, kayo yung mag-a-adjust. Depende po yan sa tamis na nais ninyo mga manay. Pwedeng bawasan, pwede pong dagdagan. Then syempre hindi mawawala yung ating hinug na mangga. So kinayod ko na po siya gamit ang pangkayod ng buko. Ngayon isang technique po mga manay, dahil alam naman natin sa ibang lugar mahal po yung mangga. Ang gawin nyo po, ang bibilhin yung mangga is yung overripe na po, yung sobrang hinug na, na mura ang presyo sa palengke. Ayan, so ito po ay nabili ko na 55 pesos, 4 na piraso na po yan, mahigit kalahating kilo po yun. Ayan, kasi pag hinug na hinug, mas matamis, mas masarap pong gawing ice candy. At syempre, isa po ito sa hindi dapat mawala, yung cassava flour. Isa po ito sa natutunan ko sa lola ko na ang tawag niya dito is palabok. Noong unang tataka ko, nung palabok, ayun pala, cassava flour. Kasi ito po yung nagbibigay ng buwaghag na parang ice cream yung ating ice candy. Para hindi po siya nagyayelo. Maganda po yung texture ng ating ice candy yung gagawin. So, yan. At syempre, gagamit tayo ng 1.5 size ng ice candy bag. So, ang tatak po nito ay patok. Yan, kasi subo ko na to dahil matibay. Hindi po sponsored pero ito po talaga yung ginagamit ko. Then syempre kailangan natin ng imbudo para mamaya kapag nag-assemble tayo, hindi tayo mahirapan. So napakasimple lang nito mga manay gawin. Napakadali. Kailangan lang po natin isa ng isang kaserola na paglulutuan ng ating cassava flour. So mag-start na tayo. So yeah, meron na tayo ritong nakasalang sa ating kalan na paglulutuan natin ng kasaba. So napakasimple lang, ilagay natin yung 2 litro ng tubig. Ayan. Then, kunin natin yung 1 litro po na natitira, ilagay po natin dito. Pagkatapos ay tunawin ang kasaba flour. Ayan, bago natin ihalo dito sa 2 litro na nasa ating sauce pot. Ngayon, nalagay na po natin dito sa ating sauce pot yung 2 litro ng tubig. Buksan na natin yung kalan. Ayan. So, high heat po yung ating apoy, ha? Then, haluin lang po natin yung ating kasaba na tinunaw dito sa 1 liter ng tubig. So, once natunaw na po natin yung ating kasaba flour, so, napakasimple lang mga manay, ibubuhos natin yan dito sa ating pinakukulong 2 liter na tubig. Ayan. So mapapansin niyo po kapag malapit na siyang maluto ay lumalapot na po yung kanyang texture. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang cassava starch po o cassava flour, ito po yung ginagamit sa paggawa ng kutsinta at madali lang po itong hanapin. Punta lang kayo sa mga palengke, meron po niyan at meron din po sa online store. Ayan. So malapit na po itong maluto dahil kung mapapansin niyo, nag-i-start na siyang lumapot. So, continuous lang at hinaan na po ang ating apoy. Ayan. Kung mapapansin ninyo, malapit na po itong maluto, yung ating cassava starch o cassava flour.
So, napakasimple lang. Mga 2 minutes. Ayan, pwede na nating patayin yung ating kalan. Hindi naman natin to kailangan na pakuluin, mga manay, dahil hindi siya kukulo ng todo. Once makita nyo kung kumikintab na siya, ibig sabihin po ay luto na yun. So, continuous lamang po sa paghalo para hindi masunog yung ilalim. So, ayan, okay na po ito dahil makintab na itong ating cassava flour. So, pwede na natin patayin itong ating kalan. At ililipat po natin to sa ating paghahaluan ng mga sangkap. So, dito ko po isasalin yung ating nalutong cassava flour. So, dahan-dahan po natin ibubuhos ha, dahil mainit ito. Ayan. So, ayan po, nalipat na natin dito sa ating lagayan yung ating naluto na cassava flour. So, napakasimple lang. Unahin po natin ilagay yung puting asukal para matunaw. So, inuulit ko sa ating sugar ha. Pwede kayong magbawas. Pwede nyo pong dagdagan. So, habang mainit yung ating cassava, ilagay na po ang asukal para matunaw kagad. So, once na natunaw na po yung ating sugar, isunod na natin ang dalawang lata ng malabnaw na gatas. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo mas masarap, lagay nyo po ng all-purpose cream. Pero, mas mataas nga lang po yung costing. Then, isunod ang isang lata ng condensed. Ayan, para mas masarap. Mas malinam ng. Napakadali lang pong gawin ito at palitan nyo po ng flavor kung gusto ninyo. Pwedeng Milo, pwedeng buko pandan. Sa tamis kayo, kayo po yung masusunod. Doon nyo babawasan. Ayan. Tapos, ilagay na rin ang ating mangga para mas kumapit po yung timpla. Ayan. So, itabi muna natin yung ating mga kalat. Then, haluin po natin ng dahan-dahan. Hanggang sa maging pantay po yung kanilang kulay. So, syempre, dahil mainit pa po yung ating cassava flour, kaluluto lang, hindi tayo pwedeng mag-assemble ng mainit yung ating mixture. So, ang gagawin po natin, kailangan natin itong palamigin. At syempre, pwede kayong magdagdag ng food coloring na gusto ninyo. Pwede kayong maglagay ng yellow, pwede po ang kulay orange para buhay na buhay yung ating ice candy na gagawin. Nasa inyo yan kung gusto ninyong magdagdag. Tatansyahan nyo lang po ng kulay. Depende po yan sa tingkad na nais ninyo. So, sa akin, hindi ko na po lalagyan kasi gusto ko yung nakikita yung hibla ng ating mangga. Ayan. So, ang gagawin lang natin is palamigin na lang muna natin to. So, ayan, maligam-gam na po itong ating mixture ng ating mangga. So, pwede na natin itong ibalot. At kailangan natin syempre ng paglalagyan ng ating ice candy. So, ito yung ating ice candy bag na ang size po ay 1 1/2 size. Ngayon, pwede kayong gumamit ng number 2. Kung gusto ninyo. At mas maganda, gumamit din po kayo ng measuring cup. Ayan, para pantay-pantay po yung laki. Tapos, kada maglalagay kayo, haluin nyo para pantay din po yung timpla. Napakadali lang po nito at request nyo to. Ayaw niya akong tantanan sa group. Ayan. Maganda po itong pagkakitaan. So, ganyan lamang po karami. Siguro marunong kayo magbuhol, mga manay, no? Tapos, higpitan lamang po ng ganyan. And ibuhol po dahan-dahan para maiwasan na pumutok o sumabog itong ating ice bag or ice candy bag. So, ganyan yung kanya magiging itsura. Tapos, tuwa pa tayo. Malaki po ang kita rito ngayon. Alam ko, magtatanong kayo, pwede bang ibang flavor naman, manay? Tanggalin nyo lang po yung mangga, tapos palitan nyo po ng 2 cups ng Milo. Pwede po yon para meron na kayong chocolate. Tapos yung condensed, gawin ninyo ng chocolate flavor. Di ba may nabibili na po ng chocolate flavor na condensed? Ganun po gawin ninyo para meron na kayong chocolate ice candy.
Ayan. Tapos kung gusto niyo naman ng buko pandan, bili lang po kayo ng buko. Mga 2 pirasong buko po, pwede na yun. Then, isama niyo yung sabaw sa pagpapakulo po ng kasaba flour para malasa po. Tapos yung condense, hanap kayo ng buko pandan na condense, yung kulay green, para lasang-lasa po. Para makagawa po kayo ng iba't ibang flavor ng ice candy. Ayan, tapos na tayo magbalot ng ating mango ice candy. So, nakagawa po tayo sa ating recipe ng 84 pieces na pwede po nating ibenta sa halagang 5 pesos. So, kinat ko na po yung dulo para maiwasan po yung tulo kapag nakalagay sa freezer. So, ilalagay natin to sa freezer ng overnight at pwede na po nating ibenta. At pwede rin pong i-stock para sa ating mga chikiting na mahilig sa malalamig. Ayan, hindi mo na kailangan bumili pa sa labas. Pwede ka nang gumawa mismo at pwede ka pang kumita. So again po sa ating mga manay, alam ko tatanungin ninyo, 'di ba? Anong flavor ang pwede pang gawin? 'Di ba? Huwag na po kayong mag-alala. Tanggalin niyo lamang po yung ating mangga, palitan niyo lamang po ng 2 cups ng Milo powder. Tapos yung ating condense, palitan niyo po ng chocolate flavor. Meron na kayong chocolate ice candy. Para naman sa ating buko pandan, gaya na sinabi ko nga kanina, palitan niyo rin yung ating mangga ng 2 buko, tapos yung pinakasabaw niya ay ihalo niyo po dun sa pagpapakuluan po ng ating kasaba, ng ating kasaba flour. So pwedeng mag-less kayo ng tubig dun sa ating kasaba flour kasi maglalagay kayo ng sabaw ng buko para mas malinamnam, mas masarap. Then dun sa condense, may nabibili na pong buko pandan na condense flavor para mas maganda po ang kulay. Dagdagan lang natin ng food color na green para mas kaakit-akit yung kulay ng ating ice candy. Ngayon, para sa ibang flavor, katulad po ng melon flavor, meron pong nabibili na melon na juice, diba? Pwede nyo pong gamitin nyo, pwede rin po ang enjoy na tinitimpla. Yung iba't ibang flavor, diba? Meron na pong melon, chocolate, strawberry, watermelon. Pwede nyo pong gamitin yon para mas malaki yung kikitain ninyo at mas masarap. So maraming salamat po sa lahat ng nag-request. Ayan, i-request nyo yan. Kaya ito na, sana po ay masubukan ninyo, lalo ngayon tag-init, kailangan natin yan sa katawan, yung pampalamig, pampatanggal init ng ating katawan. Gumawa ng ice candy, lalo na kung yung rep natin ay naka-stack lang, gumagana, tubig lang ang laman, or ice tubig, o yelo, lagyan po natin ng ice candy na pwede nating pagkakitaan. Ngayon sa costing po, ilalagay ko na lamang po dyan sa aking screen kung magkaning costing natin sa bawat sangkap na ginamit natin dito at kung magkano rin po yung ating kikitain para dito sa ating recipe. Again, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre sa inyong request. Ayan, na masubukan ninyo ang ating version ng mango ice candy. So, kung bago ka lang sa aking channel at nagustuhan mo itong ating recipe na tinuro ko sa inyo ngayon, please don't forget to subscribe and click the bell button, paki-like na rin at paki-share kung nagustuhan mo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po ang inyong madiskating nanay. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!